Magdepende na siya sa imong risk appetite. Eh. Kay basic nindot siya for me pero sa imong dili. First question, unsa ba imong risk appetite pagabot sa kwarta? Talawan ba ka? Agresibo ba ka or tama-tama lang? Pag conservative bangod ka or talawan ka, ang apas nimo is capital protection. Ang 100,000 nimo, pag after nimo invest, 100,000 nimo mabalik jud sa imong ha with interest. Bahala na ginagmay basta pag inana imong kinaiya, ang imuhang investments sa pwede are the following. Bonds. Ikaw ang nagpautang sa gobyerno or ikaw ang nagpautang sa korporasyon. 5 years, 2 years, 3 years, nakalakin imong kwarta, na kay madawat na interest. Ikaduha, savings account na digital. Abriyo nimo GCash, na ay feature diha GSave. Ang GSave na ay options, na ay Maybank, na ay Unobank, na ay CIMB, BPI, ana. Ikatulo, time deposit. Fix ang imuhang interest na kay madawat pila 4, 5, 6% depende. The longer the term, the more money that you're going to get. The bigger the interest. Kinsa nag-offer ana? Bank. Ikaupat na investment, Pag-IBIG MP2. Pag-IBIG fund.gov.ph 500 ang minimum and then you're going to get 7% dividends out of it. Ikalima, cooperatives. Pero sa bangko, tapos na kay madawat na interest or dividend. Depende kung sa klaseng account imo abrihon. Pag agresibo ka, na kay kwarta, sobra imo i-invest, pwede siya mo doble in a short span of time. Pila na siya, 2 months, 3 months, 6 months, pwede na may tabo. Pero, kanang capital po di mo, pwede ma-zero. So, unsay mga investments na okay na, crypto. Manipuli kag Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana. Now, kailangan ni mo ni crypto exchange account. Kaduha, Forex. Pwede ka mo atog banko, palit kag dollar, pagsaka sa dollar, baligyan ni mo mas dako. Or, pwede na po karon ka na naras computer. Katulo, business. Statistics-wise, 90% of business will fail in the first 5 years. Nya, ikaupat, kaning ginataw na tong growth stocks. Very good example is dito. Isutoy ko ng presyo na from size na yung 19. Nakapalit ka sa una, ginansado na kay ka. Pero karon ninaog na po nang yung presyo. Lugi na po. Lastly, real estate. Palito ni mo with the intention na imong ibaligya at a higher price. Makonsider siya as aggressive tungod kay mahal mangod ang capitalization sa real estate. Di makapwede mo palit na pila ang per square meter? 13,000. Okay, I will buy one. Pag nakasa tunga-tunga, mauna yung mga investments na bagay sa imo. Number one, REITs. Real Estate Investment Trust. It's a public real estate company na mapalit nimo sa stock market. Balaod-wise, by Securities and Exchange Commission, 90% of their income dapat nila ihatag sa investors. Ang example sa REITs dito sa Pilipinas kay A-REIT, M-REIT. Puhon, maabri na po ng SM-REIT. Kaduha, index funds. Mauna yung ginatawag na itong PSEI, Philippine Stock Exchange Index. That tracks the performance of the top 30 companies sa Pilipinas. Apil na lang SM, Ayala, BDO, Globe, PLDT. Kaning mga companies na nasa PSEI, sila ang nagpadako sa ekonomiya na to, tungkol sa ilang negosyo. Isa lang ka funny mo palito, nakakalat na siya sa top 30 companies. Katulo, dividend stocks. Dagko na kaayos sila na kumpanya to a point na nag-awas-awas na ang kwarta. Ang sobra na kwarta, mao itong ihatag nila sa atuang mga investors. Ikaupat, mutual funds. Na ay professional fund manager na siya ang nagahimo sa portfolio. And lastly, rental properties. Mao na siya mo palit ka og yuta or palit ka kondo, balay, boarding house na imong ipaarkila. Habang nagasaka ang value sa imong property, you're making money out of it because of rentals.